ito yung mga nag-aalok ng sabon. 296, dalawa. Hi, hello. Picture mo kasi yun. Picture kami. Bye-bye. Come touch me! Ngayon, pupunta tayo ng Clark International Speedway. Kasama natin si Bunso. Kita-kits sa plaza, no? So, prehit lang ako. Ito yung mga nag-aalok ng sabon. 296, dalawa. Bali, ito po yung case namin. Ito po yung libre nyo po. Apat yung po yung sa worth kalahating kilo na po yan, bawat isa. So, itong lahat, 296. Opo, dahil promo po kami. Malilagdong kilo po lalo. Okay. Ang dami nakamiss sa Zij. So, kahit naman ako na-miss ko siya, sa sobrang pagka-miss ko, hindi ko na alam tansya yun yung lakas niya. Ngayon kasama natin si Bunso at nakalimutan kong bumili ng tubig. So, bili tayong tubig. Walang tubig sa racetrack eh. Dalawang malaki na siya. See. Sa sobrang tagal, hindi nagamit ng motor, humina na yung battery. Kaya hindi ko muna pinapatay yung makina kasi para magkarga. And actually dapat mag-night ride tayo ngayon sa Marilaki. So siguro gawin ko na lang next vlog. Gusto ko kasi may tunog kapag kakit ng Marilaki. Ang problema, yung Z1000 natin is flat. Yan ang kinagandaan ng Kimco. Kahit sino pwedeng mag-drive. Nag-message yung management ng Clark International Speedway at in-invite nila tayo para ma-vlog yung kanilang fan cart at syempre pati yung kanilang big cart. Sayang wala sa akin yung R1M ngayon, iniram ni Paolo Busa. Okay, mabdako naman tayo dito sa ZH2. Siguro mga nasa 3 buwan hindi nagamit to. Ang iti-check nyo dito sa motor kapag matagal yung hindi ginagamit, unang-una yung gulong. Yung mga gulong natin, kahit walang butas yan, sumisingaw yan, or lumalambot yan, katagalan. Pangalawa, yung kadena. Kung di kadena man yung motor mo, nangangalawang kasi yan. So, kailangan i-lubricate mo yan. Pangatlo, yung preno. Huwag ka munang babatak or hahataw pag ginamit mo yung motor mo after sobrang tagal na hindi nagamit. Kasi medyo madulas yung preno mo niyan. So, gasgasin mo munang konti. Kahit preno-preno mo lang ganyan habang nakatrottle ka. Para, alam mo yun, yung dumi sa surface ng brake pads and ng disc brake, eh, para matanggal. Malay mo, sa tagal na panahon na na-stuck siya, nalagyan siya ng langis, nawisikan ng pampakintab, di ba? Eh, dudulas talaga yan. Ang sumunod naman is yung kanyang gasolina sa loob. Kadalasan napapanis kasi yan. Although hindi ko alam kung anong dapat gawin, pero sigurado sa tagal na panahon na-stuck yan. Mapapanis yung gasolina, nangyari na kasi yan noon eh. Pero still, okay naman siyang gamitin. Ewan ko lang kung anong magiging bad effect sa maya kanya nun kapag ka-expire yung gasolina ang ginamit mo. Malalaman mong expired ang gasolina kapag ka inamoy mo ang baho. Amoy nakulob na gasolina. Ito lang yung nakakamiss kay ZH2. Yung sipol at yung hataw na ganyan, no? Ang haba ng RPM. At saka mas smooth yung kanyang takbo compare sa Z1. Hindi naman natin siya pwedeng compare sa iba pang bike. Wala naman tayong ibang bike. Siyempre kung ano lang meron tayo, hindi tayo pwedeng gumawa ng kwento or mag-predict na mas maganda to compare sa ibang brand. Ganon. Bawat brand may kanyang-kanyang karakteristik. Meron ito na wala sa iba. Meron naman yung iba na wala dito. Ganun yun. Meron nang namimitik dito sa may tulay ng friendship at nag-comment siya sa akin. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng kanyang page pero namimitik siya dito dahil iwan ko bakit napag-tripan niya itong lugar na to at dito siya namimitik. Ano? Hindi ka naman pwede magpatakbo ng matulin at bumangking dito dahil tingnan niyo naman sobrang dami ng tao. Mm-hmm.
dyan siya namimitik noon. Buti nga pala, binlog ko to ng Sunday. Diba? Tuesday na upload to. At apakaswerte ko, hindi ako makatanggi talaga sa invitation ng management ng Clark International Speedway. Sa dami-dami ng mga vlogger or motovlogger sa Pilipinas, isa tayo sa in-invite nilang i-feature yung kanilang racetrack. Eh, alam nyo naman yung Clark International Speedway or CIS na lang para maiksi. Eh, international racetrack na yan, di ba? Yung Tarlac Circuit at yung sa Batangas Circuit, hindi pa ako nakapunta dyan. Hindi ko ba alam bakit hindi pa ako nakakapasyal. Siguro dahil wala naman akong sports bike. Hindi naman bagay yung mga naked ko doon sa mga racetrack. So gusto ko lang itry itong CH2 sa track. Although na ipasok ko na to dati, kaya lang medyo takot pa akong bumanking-banking doon, gawa ng hindi naman pang racetrack yung gulong natin. Nakakalimutan ko pang magpa-pulta ko nga pala, dapat pala full tank kapag papasok ng race. Wala naman akong dalang gas or kahit anong container. Nakalimutan kong may full tank. Racetrack nga pala yun. Sa maglalaro lang, sir. Maglalaro kayo? Apo. Late na kayo po. Pangalan nyo? Reed po. Reed? Apo. Sino ka usap nyo, sir? Si ma'am, yung May? Justin May. Ay, ito. Kasama ito? Apo, cameraman ko po. Okay, May. Si Red Vlogger, kausap mo daw siya. Happy Chong, padiretso yung madito sa office. Okay. Okay, welcome to Clark International Speedway. Hello. Okay, sige. Hindi, sige, ano ko na. Oh, ano? Oras na eh. Yung details ng racetrack namin, sa small track. Ayan, small track yan. Tapos, ito yung sa big truck naman. Big truck naman. Yung weight po, pag sa big truck, sir, sa car, ito po. 3.5. Big bike, 3,000. Sa drag race po, 2,000 na. Tapos sa pan cart, sir, ito lang yung weight naman. Mm-hmm. 15 minutes lang. Required to, ano namin. So, rubber shoes for safety. Any helmet at balaklava, syempre. Oh, sige. Pero hindi kayo yung mag-provide ng helmet, no, ma'am? Kami. Pero, ah, okay. Pwede rin sila din na magdala. Ah, okay. Medyo masaya yun. Eh, yung balaklava, sino magpo-provide? Kami na. Ah. Kahit naka-car? Kapag-car, sir. Kailangan sapatos. Pwedeng pang-race. Oo. So, pagpasok ng rider man dito or yes, car driver, kailangan niyang mag-register. At ito yung tinatawag nating waiver. So, pipilapan lang natin to, guys. Basahin niyo muna. And in case of emergency, maglagay ka ng contact person na yung tao sa bahay ninyo para kung ano man mangyari, wag naman sana. Merong tatawagan in case of emergency, di ba? And after mo mag-sign dito, magbabayad na tayo ng fee. So, pwede mong i-rent yung kalahati lamang na 2.5. Kapag dalawa, syempre, 5,000. So, everyday, nag-iiba yung kulay ng waistband natin. Okay, so ito yung katibayan na tayo ay nakapagbayad at nagpirma ng waiver bago tayo pumasok sa racetrack. May speed limit pala dito sa loob ng paddock area na 30 kilometers per hour lamang. Wow, automatic na sila. Mas maganda na ngayon. Ito yung 2.5, no sir? Ito yung 2.5, okay. One slot. Okay, one slot. Pag 2 slots, 5,000, okay. Wala siyang upuan, basta pagpunta kayo dito, kailangan kompleto yung dala ninyong kagamitan. So may mga pupuntang marshal kasi dito at sasabihin nila kung kailan ka na pwedeng pumasok. Meron kasi naglalarong nakakotse, may naglalarong nagda-drag race, tapos meron pa dyan yung mga nagpa-practice ng race, mga professional. So ikaw tayo bilang guest, iba tayo, baka mayroon tayong sariling slot. Habang naghihintay tayo ng turn natin, eh kailangan palambutin natin yung gulong natin ngayon. Hi, hello! Kamusta? Madami. Wait, happy birthday nga pala. Thank you, thank you. Ano, magpasok ka pa ba? Kung meron pa time. Meron pa. Okay. Ay, last pa, isa pa. Okay, sige, pasok na to. Tignan mo, nagtatrack. Ay, pusot ako. Ay, shoot nga ako. Ah, meron ka? Oo. Oh, sige, kaya rin ako. Oh, sige. Oh, gusto mo na lang kaya mag-park. Oh, sige. Dito na lang. Sige.
Ate Gaito na ito. Since birth. Ako lang yung nakawala. Mayroon tayo ni Nakil ng pulsot. Kanino pulsot siya, Nax? Kay Dale. Ah, kay Dale. Ay, shoutout kay Dale. Asan siya? Nasa bahay. Nasa bahay lang. Dale! What's up? Suot mo na yung suot mo. Suot ko muna to, ha? Naligo naman ako. Thank you, Rocky, sa'yo. Thank you, Gabi. Pwede. Dean. Tama si Paolo. Thank you. Sige. Don't touch me! Loko, inayos mo yung taas, yung mo pa inayos yung baba. Tagal ko nang binigta-track. Bakit? Ano, naluma na yung sapatos ko. Sa tagal kong hindi nag-track, ayun, pumayat ako. Ang laki ng pwit ko. Kaya gagamitin mo? R1M. R1M, no? Check natin yung R1M, guys. Yung mo yung pwit ko. I would accept if this, you know, have a 80% performance. Yes, yes. Yeah, you just practice only. Yeah, practice only. When the race day, you change the tire. Yeah. So, okay, English tire, guys. Thank you. Thank you. Ikot mo, boss? Then gagawin ko, mga 2 to 3 rounds, R1M. Then, after 3 rounds, stage tayo. Punta tayo ngayon sa fun cart nila. Bukod sa racetrack na big, pang big bike, eh meron silang small cart dito na para makapag go-kart ka. So fun cart yung tawag dito. So try natin ngayon. Kasama natin si Ma'am May. Ito yung mga cart nila, guys. Ito yung small cart. Ilang cc to, sir? Horsepower, sir. Ah, horsepower. 6.5 horsepower. Max speed niya, sir, mga 60 to 70. 15 minutes, okay na rin. May mga promo pa naman kaming lalabas, sir. Like sa February, we give ano po, couple promo. Oy, couple promo. Okay, may mga couple sa likod dyan. May discount. May mga promo po kami. Oo nga, pwede, no? Couple, no? Galing. Sa mga single dyan, sir. Lalabas namin sa February 1. Oy, habir siya tulad. Okay, ngayon naman R1M naman, mga tatlong round. Tapos, balik ZH2 tayo. Maganda kasi tunog ng ZH2, you know. Let's go R1M. Mga tatlong round tayo dito. Siyempre sa first round, alam nyo na, ikot muna bago natin medyo hatawin ng konti. Okay, R1M, tupin natin yung side mirror. Wala namang kwenta to. Ayan. So ito ay beast tire, no? Pero pinaka the best na mag-restruct dito is yung mga 1 PM, ganun, kasi mataas yung tutok ng araw. Unlike ngayon, mababa na, tingnan nyo. ASMR ng R1M.
CH2 naman. Ang ganda.
gulong natin, medyo umabot na sa Roso, pati dito. So, for the first time, nakita kong nangulangot yung gulong ko. Na, ako yung driver. Ayun, oh. Kulangot, no? Pwede pala sa racetrack tong Roso 3, okay naman pala yun. Hey, nakaka-proud naman. Nangungulangot. So, ibig sabihin, umaabot na dito yung banking ko. Pero may sagad pa ito. Ganyan pa, oh. May chicken strip pa. Okay, palabas na tayo. Medyo tutok lang yung araw sa camera, no? Kaya ang dilim. Paalam lang tayo. Ma'am, thank you, sir. Bye-bye. Thank you, ma'am. Salamat po. Next time ulit. Bye-bye. Next time ulit, ha? Bye-bye, bye-bye. Okay. Thank you, ma'am. Yung ganyan kabait yung mga tao dito sa CIA. Salamat po. Nakalimut akong bombahan yung gulong ko. Yung gulong ko pang racetrack yung tire pressure. 30 to, sir. Ngayon lang nagamit, na racetrack pa. Yung last road mo sa R1 and Bofre, dinanap kita. Nagpunta ka ako ba itong tagal lumabas? Bumalik na ako nun. Sabi ko sa'yo, di ba 3 rounds? Sa lupag sa pinipok. Oh! Ah, naka-ZH to na. Hindi ko naman siya. Okay naman yung ginawa natin eh. Kaso, pagka ganung oras ka na pumasok, lugi ka na. Kasi ilang beses ka na lang makakaikot eh. At libawa ngayon, nakadalawa lang tayo, di ba? Meron nga palang endurance na gaganapin sa Clark International Speedway. Kaya nga pumunta rin ako ngayon para practice ba. Sa darating na Tuesday, kung kailan ako nag-upload, no, yun yung araw na magkakaroon ng practice para dun sa endurance. So yung host nun is yung Club 200. So endurance siya, 50 rounds. At ang kategory namin is yun nga, yung sport touring versus sa ibang brand ng sport touring din. Kasama ko si Nudge, si Alfred. Kami tatlo, hati-hati kami. Si Nudge, 20 rounds. Kami ni Alfred, 15 kami. Webes or Sabado. Bye guys, read for speed.